So yan nila mga teknik, welcome back po sa aming YouTube channel. For today's video ay pag-usapan nga po natin ang kanonahang Olympic gold medalist na si Aiden Diaz. So ano ba yung kanyang mga naging parangal sa kanyang nagawang tagumpay para sa ating bansa. So ito mga teknik, tingnan natin. So alam ko naman na nakita nyo na to o napanood nyo na sa balita o nakita nyo na sa social media kung ano ba yung mga kanyang nakuhang parangal. Pero para sa akin, mas maganda kung i-share natin o i-record natin through this platform para in the future, makikita natin o pwede nating balikan na ito nga pala yung tao na nagbigay ng karangalan sa ating bansa at ito yung kanyang mga parangal na nako. At balikan in the future yung nangyari sa bansa natin sa pamamagitan ni Aiden Diaz. O ano nga ba yung nakuha niyang parangal sa ating mga kapwa Pilipino, sa mga masikat na personalidad, sa mga negosyante, at sa ating mahal na Pangulong President Duterte. Kaya mga teknik, eto na. Meron siyang 10 million sa Republic Act 10699, 10 million kay Ramon Ang, 10 million kay Mr. Manny Pangilinan, 5 million kay Dennis Uy, 3 million kay Representative Mike Romero, 2.5 million sa Buanga City LGU, 1,000 lots kay POC President Abraham Tolentino, 14 million condo unit Mega World Corporation, 4 million 1,000 lots Century Properties, brand new 13-seater Transban from Poton Philippines, lifetime pre-fuel from Phoenix Petroleum, lifetime unlimited flights from Air Asia, 80,000 free meals per year for life Philippine Airlines, free milk tea for a year, chat tukchak, lifetime free dining, tipsy pig, staff sergeant, Philippine Air Force, fully furnished 1,000 lot sa Zamboanga City, at Presidential Medal of Merit, plus 3 million pesos galing kay President Rodrigo Roa Duterte. Matindi ang pinagdaanan ni Aiden Diaz bago niya nakuha yung karangalan na ito o bago niya maibigay yung karangalan sa ating bansa kung magkakaroon ng Olympic gold medalist. Sa totoo lang, pinakita niya sa kanyang mga pictures na puro kalyo na yung kanyang mga kamay. May paltos pa nga siya. No? Sobrang pagtitrain. Napakatindi ng pinagdadaanan yung training. At saka, actually, itong Olympics ay na-postpone to dahil sa pandemic. Actually, dapat 2025 ito dapat gaganapin. Kaso nga lang, nagkaroon ng pandemya. So, na-atras siya ngayong 2021. So, yun nga, during the time na yun ay na-atras, so, nag-train siya. At alam ko, nag-struggle siya financially doon. At may mga tumulong na mga tao sa financial at yun, nakasurvive siya. At yun na nga, at dumating na nga yung pagkakataon na siya ay makapag-compete. At yun na, nanalo nga po siya ng gold medal. At napakalaking karangalan po talaga na naibigay niya sa ating bansa. Kaya nakaka-proud at saludo talaga tayo sa katulad ni Aiden Diaz. So ganun din sa mga ibang athlete na nakipag-compete din sa Olympics. So nakaka-proud sa kayong lahat. Congratulations sa inyong lahat na nakipag-compete sa Tokyo Olympics. Ayan, maraming salamat sa inyo mga kapwa ko Pilipino na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. So ayan, mga teknik, katulad ng buhay ng ating atletang ito, no? Ikukumpara natin to sa ating buhay na huwag tayong susuko, ano? Kung ano man yung gusto natin sa buhay, dumaan man yung mga pagsubok, dumaan yung matinding crisis sa buhay natin, dire-diretso lang tayo, huwag tayong titigil at samahan natin to na isang mataimtim na panalangin. Kasi kung sabi nga ng Panginoon, kung wala siya, wala tayong magagawa. So yung mga teknik, gawin natin inspirasyon yung mga tao na to na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ganun din sa sarili natin, bigyan din natin ang pagkakataon yung sarili natin na umangat kahit na anong hirap ang danasin natin. Yan mga teknik. At maraming salamat kung napadaan ka lang sa aming YouTube channel at hindi pa nakasubscribe. Please subscribe at hit mo na rin yung notification bell para laging updated sa aming mga i-upload. So yun lang, maraming salamat mga teknik. At yun lang, nasabi ko na yung ating formula sa ating mga pangarap. Una ay gumawa ka ng hakbang. Pangalawa ay huwag mo itong titigilan. At pangatlo ay samahan mo ito ng isang matinding taimtim na panalangin. Ano? Dahil yun nga, sabi ng Panginoon, kung wala siya, wala tayong magagawa. So yun lang mga teknik. Maraming salamat sa panonood. At hanggang dito na lang. Thank you!